Hello mga bes, good morning. Nandito na naman kami dalawa, yung mga reality versus expectation ng mga buhay OFW. Ngayon, gagawa kami ng almusal tayo. Gagawa kami ng aming almusal. Gagawa siya ng fried egg at saka ito yung tea na sinasabi ko sa inyo. Hindi yung tea na ano siya, tea bag na black tea, hindi na nilagay na sa tara, hindi ito, pinakukuluan talaga siya, loose. Kaya pakuluan siya ng pakuluan hanggang lumabas yung mga ganyan-ganyan ng tea at saka mawala. Kasi pag pinakuluan mo na siya na nandiyan pa sa taas yung mga ano ng tea niya, yung anong tawag dyan? Granules. Oh, like granules, yeah. Like, parang may ano, ganito ipakita ko sa inyo. Yung ganito niya, yung paglagay mo ng ganyan, oh, may ano dyan, na ganito, di ba ganito siya, nandiyan pa siya sa taas, hindi yan masarap, ano yung tabang niyang, yan, tabang yung ano niya, taste niya, ito yung mga plato na, tabang yung taste niya, pag nandiyan pa yun sa taas, ito wala na siya, kasi kanina pa yan, binuboiled ang ano, tagal yun po. At 5 minutes high fire and low 3. Yeah. So approximately 8 minutes yung pag-boil niya. 5 yung paglagay mo na nandiyan pa yung granules niya sa taas. At saka pag nawala na, ilagay mo sa low fire ng 3 minutes. Yun, masarap yun. At saka nilalagyan namin yung tea namin. Lipton tea. Ito yung sinasabing black tea. Black tea ito siya. Pero hindi kami ito gumagamit kasi hindi ito hindi siya masarap pag ano, masarap yung ganyan na tea, loose tea. Ito yung ginagamit namin na milk pang ganyan dyan. Mamaya pakapakita ko sa inyo. Magtotoast pa ako ng bread namin. Ganyan yun! Ito na yung itlog namin. Ito yung itlog namin. Lagyan namin ng black pepper at saka salt. Pepper. Tsaka salt. Just sprinkle it. Ako more ako sa ano tawag dito? Black pepper. Paminta. Kasi gusto ko yung ano ng paminta. Lalo na yung pag nagluluto ng adobo sa atin. Masarap yung paminta at saka daw ng laurel. Mabango siya. Dito naman tayo sa tea natin. Tingnan nyo kung paano gawin niya, darling. First, lagyan niya ng sugar. How much sugar dito? 1 1/2. 1 1/2? Tingnan mo. Hindi ako nagsisugar, pero ngayon may sugar. Yeah. Kasi before, mataba siya. Malaki yung chan niya. Ano. Nag-diet siya. At saka exercise. Isa-show niya sa inyo. Ganyan yan. Ano. Ganyan yung granules siya nang sa taas kung bago siya ni mo nilagay sa ano sa patila tawag nila diyan sa atin kaserola, 'di ba? Ay ganoon siya, ganoon yung ano niya sa taas ganito. Pero ngayon wala na. O lagyan ng rainbow milk. This is evaporated rainbow milk, kaya masarap 'yan. At saka stairs. O, ganyan na siya. Sarap kaya nito. Lagyan nyo pa ng konti kasi para pa siyang maitim-itim. Ayan. Ganyan. Starting na. Diba? Wala pa yung kumahaw kaya ganito pa kung magsalita. Wala, hindi pa ka nakaano. Kaya lagay namin dito. Tinapay natin is 4 na slice sa kanya, 3 kasi nagda-diet siya. Ayaw niya lumaki yung chan niya. Ayaw lumaki yung chan niya. Isushow niya sa inyo kung paano siya nag-exercise ng pampapayat. Kasi mataba siya noon eh. At saka kailangan talaga pag nag-exercise tayo with diet niyo sa kanin.
Ganyan. Tam. Ganda na ba? Ah, okay pa daw. Ganitong buhay ng OFW. Kailangan madiskarte ka. At saka, ano, para hindi magalit yung amo nyo sa inyo, bili kayo ng inyong, ano, ng like egg nyo or something para hindi kayo mapagalitan na gumagamit kayo noon. Ganun, ganun. Kami hindi. Binibigyan kami nila. Kung minsan, kami rin bumibili kasi nauubos din dalawa kami kung minsan walang, ano, walang ulam. Kung gagawa kami ng scrambled egg, cheese roll egg, mga ganun. So, kailangan discarte lang. O kaya ilagay namin sa noodles, like samyang, ano yung tawag? Yun na yung ilagay mo siya ng presko. Yan. Kaya, Mami. Mami raw, Mami. Ano sa Mami? Yan ang totoong tsura ng mga OFW pag sa umaga. Okay, charang. Tama na yan kasi yung taba niya na raw. Ayaw yan tumaba.